So guys, welcome back to my channel, Lockstar Loop TV. Tapos na po tayo magpakain. So kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, subscribe na po. Pindutin niyo po yung notification bell para at least updated kayo sa mga diskarte o sistema na binabagay ko sa inyo. Ito lang po ay sarili kong na diskarte o sarili kong sistema na napatunayan ko sa akin loop. So as of now, good naman siya, maganda naman yung resulta. So, ngayon i-share ko sa inyo guys yung araw ng Huwebes, no? Doon pa rin po tayo sa preconditioning, day 3 ng ating pagbibigay ng tubig at suplemento sa ating mga alagang alapate. So guys, maraming suplemento, sinasabi ko nga sa inyo, pag may pera kayo, pwede kayong gumamit ng mga dekalidad na gamot. Pero kung wala naman, magtsaga po kayo sa generic, no? So, dito lang tayo sa alternatibo. So ngayon ang ibibigay natin ay probiotic, no? Probiotic. Pero guys, sa akin ang probiotic ko ginagawa ko to guys, no? At marami po kayong pagpipilian ng probiotic, marami pong nagbebenta. So kayo po, nasa sa inyo po kung ano yung gagamitin ninyo na probiotic sa inyong mga alagang kalapate. Pero kasi ako may gawa. So ayan po guys, so, dalawa po ang nagturo sa akin ng paggawa ng probiotic, parang guys, suka, no? Isa na nga po yan si Esing Dalubasa, no? So, alam po naman natin na siya yung unang kauna-una nag-introduce ng probiotic sa manok, sa kalapate. In-introduce niyo po yan, niya po yan at talaga namang matagumpay, no? Hindi lang naman po yan yung kanyang produkto, no? Meron din siya yung worm buster, no? So i-PM nyo lang siya guys kung gusto nyong kumuha sa kanya. So ang probiotic ko guys ay walang mga saging, walang mga malunggay na yan, wala yan guys, tinanggal ko na yan. At sa akin simple lang guys, no? Pero may mga nakagamit na guys at sinasabi nila na napakaganda nung ng probiotic na ginawa ko na talagang napatunayan nila, no? So sa akin lang kasi pansarili, pero kung gusto niyo po magpagawa sa akin, PM niyo lang ako guys, no? Pag-usapan natin yan. At medyo may kataasan ng konti, pero sasabihin ko sa inyo guys, talagang mapapawaw kayo. Kala mo maganda. So, yun lang guys. Araw ng Huwebes, probiotic po ang ibibigay natin, no? Sa araw ng Huwebes, probiotic para bumalik yung mga good bacteria, no? So, ang kagandahan sa probiotic guys, maraming benefits to, no? Napapaganda rin ito yung mga balahibo at talagang yung masakit, no? Hindi talaga sa kanila basta-basta papasok, no? Kumbaga, protektado sila, no? So, yan ang kagandahan at saka maganda to sa digestion ng ating mga kalapate. Kagaya ng Yakult, dati guys, nung walang probiotic, gumagamit guys ako ng Yakult, no? Pwede kayong gumamit ng Yakult, pwede kayong gumawa din ang sarili ninyo. So, marami sa YouTube na nag-tutorial, pwede nyo pong sundan nyo at tignan nyo rin. Kaso sa akin, may sarili rin kasi akong diskarte na nakita ko na maganda sa ating mga alagang kalapate. So ang binibigyan ko na probiotic, lahat po sila, pati breeder, kaso nga lang may nag-iiba sa mga panglaban nating kalapate. So guys, nalaman ko na, no? Hindi ko sinasabi sa inyo, ilan na po yung inakay na nawawala sa akin. Kung sino pa po yung iniipong mo, inakay siya po yung nawawala. Ang naging problema guys, nahuli na o nakita na, no, yung tumitira ng aking kalapate, walang iba kundi yung pusa. Buwisit na pusa. Eh, hindi ko alam kung anong oras siya kumuwan, pero kagahapon nagbantay ako, nakita ko nga yung pusa na chewing ko, galing dyan sa gate, no? So parang dyan sa galing, sana wag naman yung na, no? Na yun ang kumakain. Tinatsambahan ko nga guys eh, tinitignan to, no? So sa ngayon magpapakawala tayo ng inakay, no? So ang pagbibigay natin guys ng probiotic,
Bahala po kayo kung gaano karami kasi doon naman po yan ang probiotic. Hindi naman mag-overdose yung mga kanyan, yung mga alaga nyo nga kalapate, no? Hindi naman po mag-overdose. Mas maganda, the more na mas marami, mas maganda, no? So, yung iba kasi, kaya po, kadalasan yung iba dyan, nagtatai, kung sumusobra. Kasi, marami po silang binilalagay na ingredients, na which is, hindi naman, clinically trial, no? Na dapat ganun nga po yung ginagawa. Kaso, binibigyan nila na ibang twist. No? Binibigyan nila na itong ibang twist. So, okay naman po yan. Ha? Wala po tayong problema dyan, no? So, papakawalan natin, tuturuan natin itong mga inakaisa-isa. Ayan, no? So, pinakawalan na natin. Ewan ko, may naglibot na. Ayun, naglibot na yung isa. Ayan, no? Para makilala niya yung kanyang mga kasama. Ayan. So, kanyan, 2... Ito yan, 2, 4, 6, 7, no? So, nakain na po yung dalawa, guys, no? So, nag-iipon din tayo ng mga pula. So, ganun lang, guys. Webes, probiotic po yung ibibigay natin. So, bahala po kayo kung gaano karami. Basta, sisiguraduhin nyo lang ang tubig ninyo ay mas maganda galing sa poso. Mas maganda, ito po ay mineral water. Huwag po kayo kukuha sa gripo. So, hindi naman na po sa inyo kanyan, eh. Kailayan o hindi naman na po sa inyo bago yung mga ganyang sinasabi ko. Pero kasi, napakaliit na bagay. Kailangan ninyong kunin, no, guys? Sarado lang natin tubig. Kailangan ninyong pagtuunan ng pansin kasi minsan dyan po kayo nawawala o nagkakamali. No? Kaya, dapat laging i-remind sa inyo, no? At dapat, guys, lagi po kayong papansinin yung mga ganyang bagay. No? So, nasa labas na po yung ating mga kalapate, mga yambo. So, papainamin na natin sila. Yan. Yan. So, para hindi po sila iinom sa labas. Ayan, guys. No? Probiotic tayo, guys. Oh. So, kailangan, lalong-lalo na, ngayong umuulan, magbigay kayo ng mga konsenyo, mga kalapate, para ma-protection. Ano? So, sabi ko nga, dadaanan na natin yan, no? So, day 3 pa lang, no? Day 3... ng pagbibigay natin ng tubig. So, nag-upisa tayo Martes, ngayon Webes, guys, no? So, yan ang magandahan, guys, pag ang kalapati mo o mga alaga mo ay meron kang alternatibong ginagamit, no? So, hindi ka masyadong ganun gagastos kaysa sa iba. Puro gastos lang, no? So, parehas din naman sa liparan, no? Ang importante lang, dedicated ka. At alam mo yung ginagawa mo, guys, no? Yan ang sabi ko, be yourself. O patutulang kayo sa pag-aalaga ng kalapati, baka urong sulong kayo, tapos nag-aangat kayo manalo, wala nga mangyayari. So, lahat ng worst scenario pag nag-aalaga kayo ng kalapati, dapat isalangalan. So ayan, guys, so lilipad na yung ibon. Kita nyo, no? Sa kon nito, sa diskarte na to, yung ganitong bagay, palipad na po, kaya po pepedering na po natin siya. So ayan, pepedering natin. So magtitira po tayo ng mga 1.5 inches, no? Half inches, kung makikita ninyo. Ayan. So
kabila po yan. Ang naging problema ko guys ngayon, hindi yung overfly, no? Hindi kinakain ng pusa yung kalapati ko. So ayan, so, hindi ko nakita yung kapatid. So pwede rin kaagad guys, no? Pwede rin. Para hindi po tayo surbol po tayo, no? So ang problema nga ngayon, pusa. No? Pumapasok talaga mismo dito. Pumapasok talaga din. Kasi hindi naman lumalabas yung kalapati ko dun, eh. Kung pumupunta dun kasi may net. So ang ginagawa, sinusugod niya yung mga kalapati rito. So which is na yun ang problema ko ngayon kasi lagi ako nasa tindahan. So kuhanin natin yung kapatid. Liga, liga, liga. Eh bigla tayong mamulagat, no? Mabulaga. So ayan po, mga kapatid po, no? Baka bigla tayong mabulaga, guys, no? Mga overfly ang abutin nito. So nakakalipad diyan guys, kaso nga lang sa ngayon hindi pa nila natutuklasan, kaya makakampante muna sila dito sa lugar na to bago nila matuklasan, kabisado na nila guys, no? Kaya mahirap na mahuli. Ngayon nga lang, kagaya ngayon, nawalan ako ng inakay. Nagulat ako kasi yung kalapati na hindi talaga nakakalabas, pero nawala. Ibig sabihin, may pumapasok na pusa. At kumpirmado naman guys, sinabi sa akin, yung kalapati ko, daladala ng pusa, no? Dun sa kabilang street, no? So guys, hanggang dito na lang muli yung vlog natin. So huwag nyo kalimutan guys, no? Si shoutout nga pala kay Nelson Aquino na tiga, no? Dun lang yan sa Bikutan, no? Bikutan. Pantang tenement yung bahay nila. So magaganda rin yung ibon niyan. So good luck sa iyo sa laban. So of course, yung mga suportang tunay, Ruel Delgado, Bradley Toys, tapos si Stoy Luke, Rolly EM, yan yung mga kwan na yan, no? Yung mga tropa natin. Si Rod Mendoza. So yung iba pa, no? Siyempre of course yung tropa natin, no? Si Gio Palana at si Mark Anthony. So guys, tanghali na tayo. Bali, hinapon na nga tayo. Ay, tinanghali tayo mag-asigaso ng kalapate. So shoutout sa'yo, Luke ni Juan Tamad, no? Ang Pasig coordinator ng RTFC, no? Na ngayon, coordinator siya ng RTFC. Good luck sa laro mo, bro. Sana mag-champion ko ulit. So, ang dami beses mo na pala nanalo, no? Luke ni Juan Tamad, kasi champion ka ulit. So, ganun din sa mga tropa natin. Siyempre, mga Team Selva Vida, no? Si Kuya A, Aaron, Luke TV, no? Shoutout sa'yo. Ross A. Guy Sabala. So, yung mga tropa, RHPRC, Team Philippine, Pioneer Pigeon, shoutout sa inyo lahat. At saka siyempre, yung Katokayo, Whitdick, Bantan Birds, Philippines, at ang pan natin, ano, ang mga tropa natin, Parting Laguna, shoutout sa inyo, hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero kilala kayo lahat, no? So guys, dadagdag ko lang, kung gusto nyong makasali sa raffle natin, no, just PM me, Romeo Balbas, padala nyo lang na screenshot nyo na katunayan na subscribe nyo yung ating YouTube channel. So napatapos na natin ni ipigay yung Stitchel Bout ngayon, bibigay naman natin yung Young Bird na Mild Award, no? So malalaman nyo yan kung paparaffle na tayo, pero kailangan manonood kayo ng kwan, no, ng ating YouTube channel o yung live natin, para at least nandun kayo. Pag wala kayo guys, kahit mabunot ko yun yung pangalan, tuloy-tuloy po yung bunot kasi hindi po kayo nanonood. So wala rin kwenta, no? Pero mas maganda, subscribe na po at magka-entry na po kayo. So entry nyo po yun, raffle entry. So lagi pong nandun yung pangalan nyo, hindi mawawala. Binabalik ko lang yun para at least sa susunod na raffle, nandun na naman yung pangalan nyo, may tiyansa. Kung hindi man kayo manood ng sa ibang quad, baka makapanood kayo sa mga ibang pagkakataon, eh mabunod kayo, eh kayo manalo guys, no? So maraming salamat guys,
Bababa na tayo, tinuturuan natin ating mga kalapate, no? So mamaya na ito nga aakyatin ito, no? So mamaya sana wag umulan. At yung mga kalapate natin, guys, yun ay mga young bird natin, tinuturuan na natin, no? Oh yeah. So magandang araw sa inyo ng Webes, second week ng May 2022. God bless you po. At